hanggang alas 10 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DCNE 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Let it go because you're strong. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts Lumi Digital AM Power Stereo Transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, informasyon, komentaryo at musika. 30, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Bumaba. Ang alin? Pero magkasinghaba pa rin at mas masarap ha. Ang alin? Dahil dinagdagan ng mga sangkap, mas masarap at masustansya ng makinig sa programa. Kompleto sirikados na pangalaga sa tahanan at membro ng pamilya. Wala ka nang hapin pa. Kukusugin kayo ng iba't ibang mga kaalaman, pampagana at pampaganda inside out para sa malusog at masaganang buhay. Bukod sa seryosong talakayan sa batas at usaping pangkalusugan, may bonus showbiz balita pa. Homebody, programang pangkalahatan. Walang pinipin. Tiyak na inain. Saan pa kayo, mga tropa peeps? Oh, anong say kaya ni Mayora? Homebody! Mapapaaga na ang paglilingkod sa inyo ni Miss Jamie Quinto. Homebody! Alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Homebody! Mapapanood sa Facebook live streaming. I-type lamang ang DZME 1530 Kilos. At siyempre, mapapakinggan ang sabayan sa radyo DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Yes! Hello, hello, hello sa inyong lahat! Energy ko. Ayan, hello, hello. It's Wednesday the 13th. Ang taray, di ba? Kung may Friday the 13th, merong Wednesday the 13th kung saan live na live po tayo ngayong Miyerkules. At syempre kapag Miyerkules, alam nyo na, it's Baklaran Day. Oh, baklang bakla tayo ngayon. Maging, maging. Ayan, at kapag Wednesday, alam nyo na pag Wednesday is G Showbiz Chronicles ng Homebody. Ayan. Yes, maya-maya lamang ay may magiging bisita tayo, Miss Jamie. Papakilala ko muna ang aking partner na si Miss Jamie Quinto. Good morning, Direk. Good morning sa mga nakikinig sa atin at nanonood. Yung live natin kanina, nakita ko pala si, ano, si Heidi. Direk, huwag mo nang balutin yun sa akin, ha? Ako naman, kahit naman hindi Christmas. Parang may maagang pamasko na nga ako. Linggo-linggo. Linggo-linggo. Wala pa yung anak-anakan mo dyan. Hindi ko pa nakikita. Ewan ko ba? Bigla na lang ako nagkaroon ng ano, ng inaanak. Oh. But anyway, marami ho kami mga pag-uusapan, mga showbiz balita. Kaya dito lang po kayo. Hanggang 11:30 po. Ayan. Correct. At kasama niyo po ang inyong mga lingkod. Siyempre ako po si Jamie Quinto at si Direk Gab. Yes. Ayan. Pero maya-maya may ano tayo, may mga panauhin tayo. Hindi isa, hindi dalawa, kundi tatlo. Oy, taray. Ito ba yung ikot-ikot? Oo. Yung kailan ano, ba ipapalabas yan? December 16. Oh, ay, tama-tama. Simbang gabi yun. Diba? Tama ba? Ay, oo. Oo, simbang gabi. December 16, alauna sa UP Film. So, mamaya kakapanayamin natin ng tatlo sa mga artista ng ikot-ikot kung saan doon sa, yung sa tatlong guest natin, dalawang episode ang ipopromote nila. Kasi yung ikot-ikot, meron siyang apat na episodes. Oh, taray. Lakas makashake natin. Ayan, dahil dyan, alam nyo naman pag J.A. Showbiz Chronicles, mayroon tayong showbiz balita. Ayan. Magbibigay ako ng limang showbiz balita sa ngayon kasi alam nyo lang pag may guest kami, lima lang ang ibibigay namin. Pero syempre, hindi natin alam kung merong balita ang aking partner. Alam nyo naman na naghahalughog dito ng balita sa mundo ng showbiz slash
politika at siya. Mas sigaw, tutukan niya yung mga showbiz, politics. Lalo na pag mga action stars. Meron akong action star. Ah, talaga? Ay, ito ba yung gustong bumalik? Sa showbiz, sa kapusod na ito kayo. Hindi, may napapabalita kasing gano'n. Ayan. So, ito na nga. Naku, dun sa mga ano, Miss Jamie, hindi ko nakikita yung sarili ko dito. Hindi siya lumalabas. Hindi pa siya lumalabas. Huwag ka mag-alala. Say na lang. Oo. Ayan, dahil dyan, umpisahan ko na Miss Jamie ang balita natin. Number. Pelikulang Goodbye. Ay, mali. Between Goodbyes. Ayan. Ang pelikula Tony Labrusca. Aba, itong babaeng to, ano to yata, lagi kinukuha sa movie. Ito si Marco Gumabaw at ang nag-iisang si Miss Lohi po. May pelikula na naman siya. Kasi today, showing yung pelikula niya with Joy Bascon under Regal Films, yung Dan Alvin. Pero ito na naman, 4 days to go na lang, matatapos na yung pelikula nilang Between Goodbyes, together with Tony Labrusca at Marco Gumabaw. At ito ang chika. Sobra daw, intimate scene daw ang pelikulang to, Miss Jamie. At, talaga? Kwento ito ng isang ghost. Mm-hmm. Ito ay ayon sa aking mga buwit. Parang ito daw yung parang ito yata yung Demi Moore of the Philippines na gagawin. Talaga ba? Alam mo, mabibigyang justisya ba nila yan? Ako ha, paborito ko yung ghost. Oh. Ito yung sinasabi na, pero syempre, ang, kasi sa ghost naman is dalawang babae, isang lalaki. Pero dito, si Whoopi Goldberg at si Demi Moore at si Patrick Swayze. Pero dito, dalawang lalaki naman. So si Marco Gumabaw, Tony Labrusca at si Lobby po. Ito ay under the direction of Direct Joel Lamangan at mula sa panulat ng batikang at magaling na writer na si Vicky Lee. Ay. Siguro pagdating naman sa panulat ay walang tulak kabigin naman si Kuya Ricky Lee. Oo naman. Yes. At makakasama din dyan ang isang komedyante na si Candy Pangilinan. So inaabangan natin. So ano to? Parang comedy horror? Paano? Ang sabi parang romantic film. Romantic film daw. So diba parang... Diba may nandiyan dyan si Candy, no? Yes, romantic film daw. So ibig sabihin, kasi wala naman sinabing horror to or drama. Ang nakalagay lang ng genre is romantic film. So yun naabangan natin, pelikulang Between Goodbye. So parang... Between Goodbye? Oo. Parang may pelikula this year yan, yung Between... Ano ba yan? Parang... Kay ano ba yun? Between Always by Always Between You. Basta yun. Basta yun, yun ang abangan na lang natin. Yan ay under Viva Films naman. So alam mo to si Lobby po, ano to, suking-suking na to sa pelikula. I'm happy kasi napakabait naman tong batang ito. Ayan. Oy, good morning muna. Dahil hindi mo nakikita ako. good morning. Kay Aaron Lee ng Singapore. Ayan. Naku, friend, hindi ko makikita kasi medyo hindi okay yung signal ng aking phone. Oh, ayan. Si Roy V. Galfo. Ayan, nanonood sa atin. Nawawala raw at humihinto. Ay, pagpaumanhin po ninyo. Oh, pagpasensya nyo na po. Si Elizabeth Pujante Rosco. Hello, Direct Gav. At sa kabad mo dyan. Si Jamie po ako. Si Miss Jamie po yan. Nakatutok kami direct watching now. Ayan. Maya-maya lang ho ay makakasama ho natin ang tatlo sa mga artista ng ikot-ikot. O si Julius Howe Niamo. Heidi, tinatanong niya, ayan, nakita ka kasi sa live. Bakit daw nakamask ka? Uh-huh. At si Sherwin Markowi, ako direct may balita. Gusto mo? Ay, bato mo na yan. Bato mo na yan. Sure mo lang yan. Hindi fake news yan. Pelikula ni Aga, ginaya lang daw sa iba. Huwag mo mainitin ang ulo ko, Sherwin. Sherwin, kung iniisip mo yung ano, yung Mary Kay. Oo. Ay, talaga. Ni-remake ko niya yun. Oo, in Tagalog, para hindi ka na mahirapan mag-translate. Ikaw talaga. Huwag mo painitin ulo ko, aga mulak to.
Idol niya yun. Wala kayo. Uy, batiin natin si Mami. Si Mami Dali. Ayan, hello po, Mami. Dali, ayan. Hello from San Diego. Ayan. Si Naif Amata, good morning din ayan. Sa'yo. Sorry, hindi ko kayo maano, mabasa yung mga ano nyo kasi wala talaga. Tapong ko na ito may phone ko. Ay, tayo, Derek eh. Wala, hindi ko talaga makita eh. Ayaw talaga eh. Hindi ko alam kung bakit. Ayan. So, ayan, alam, energy. Ito, oo nga. Uminom kasi ako dyan pala. Ayan. Okay. Ayan, ito na nga, pangalawang showbiz balita, number 4. Ayan, ito na nga, Manilyn Reynes at Jano Gibbs magtatambal muli sa isang pelikula. Pero ayon sa balita, na-open ngayon ang kanilang relasyon noong dekada 80 ba? 80s ba? Mga 80s. Kasi sabi daw niya, ano, naikwento nga ni Mane or ni tinatawag na si Manilyn Reynes na sobra pala siyang nasaktan nung breakup nila ni Jano Gibbs. Kaya daw nagawa ang kantang Sayang na Sayang. Pero ito, this time, syempre, okay na sila at happy si Manilyn na after nilang gumawa ni Jano Gibbs na ang huli kasi nilang ginawa is kung sino pa ang minahal 1991. So after 1991 ito na comeback movie nila mula sa pelikula. Yun hindi ko alam. Ang title ay Mang Jose. Mang Jose. Yun ang title. So happy naman si Jano Gibbs na makakatambal niya muli si Manilyn Reynes at ito nga nagulat ang mga showbiz reporters kasi nga may napapabalita nga daw na nakakatanggap pa daw ng mga indecent proposal ito si Jano Gibbs. Talaga ba? Pero I'm sure naman ano si Manilyn Reynes eh happy naman siya. Siguro happy na siguro siya. Sabi nga niya, buti na lang, hindi ko nakatuluyan to. Joke! Ay. Pero ayon nga sa balita, yun nga, magtatambal sila sa pelikulang Mang Jose. Hindi ko alam kung sino ang director, wala pang naiba to sa akin. Pero tuloy na ho yan. Hindi ko lang alam kung under Viva Films itong pelikulang to. So, yan ang abangan natin. Diba? Ayan. Dumako na agad tayo sa showbiz. Balita number 3. Ayan. Tinanghal na nga ang sexy sexy comedian singer na si Ethel Buba last Saturday na TNT Celebrity Champion. Diba? Kasi Miss Jamie, nung nakarang Sabado, ay tagisa ng boses ang mga celebrity. So, nakakuha na si Ethel Buba. Siyempre, combine the text votes and the text votes course, pumapangalawa si Jason Fernandez at pumapangatlo si Roxanne Marcelo. So again, sa lahat ng sumali ng TNT Celebrity Champions, congratulations. Especially kay Ethel Buba. Siguro naman magkakakarera na siya ulit, di ba? Magaling naman ako bidyan itong babaeng to. Lokarit lang pala. di ba? So ayan lang na. Okay? Di ba? Bilis ko. Dumako na tayo agad sa showbiz balita number 2. Ano yan? Ayan, showbiz balita number 2. Ito na nga. Kahapon, medyo nalungkot ako kasi alam mo naman ako mahilig ako sa pageant. Ang ating kandidata ni si Patricia Mantanong ng Pilipinas ay ito sumali ba yung sa... Yes, ito yung sumali siya ng Miss International 2019. Pumasok po siya sa top 8 pero medyo hindi tayo pinalad for makapwesto ng 4th hanggang first runner-up tsaka maging title. So, again, kay Patricia Mantanong, again, maraming mga tao na nagsabi na hindi daw ganun ka-energy ang kanyang walk, mga ganun. Nabash pa, ganyan. Parang interview niya. Kayo namang mga netizens, ganyan naman tayo lagi kapag talo, ibabash natin. Pero kapag nanalo naman, super puri tayo. So, dapat, yun na nga, hindi na ka nakapwesto yung tao, dapat i-encourage na lang natin na
okay lang yan, baka hindi pa ngayon yung oh. ano time. At saka matalo at manalo siya, hello, abogada yun. Diba? Yes. May gagawin pa siya sa buhay niya other than, ano, diba? Ganit na naman siya. Hindi, kasi nakakairita nga lang. Parang sa akin, tayo mga Pilipino, no, dapat alam natin kung ano yung mga ibabash natin. Mga ganyan. Diba? Eh wala eh. Ano sila eh. Kung minsan, kung sino pa yung mga tipong dapat na talagang, ano, ibabash. Diba? Kung sino pa yung dapat na talagang ibabash, kung minsan parang, ah, natatawa pa tayo. Parang, eh, galing-galing naman yan. Correct. Ang galing-galing. Puro ka. So again, naman, kay Patricia, magtanong Diyos, ano ba naman, hello, mahirap makapasok ng top 8. Ano ba naman kayo? Hello? Buti nga naka-top 8. Finalist pa rin kahit paano, be happy na rin, guys. Oo. Pero dahil dyan, syempre, kung merong hindi pinalad, may pinalad naman ho noong nakaraang Biyernes ay tinanghal naman si Cyril Payumo bilang Miss Tourism International 2019. So, 'di ba, another beauty queen Pinay na naman ang nakakuha ng corona. Ito yata yung pang, kung hindi ako nagkakamali, pang lima yata o pang pito na corona na nakuha ng Pilipina. So, again, kay Cyril Payumo, pinanood ko rin kasi ito eh, yung ano niya, yung nakaraang Miss Tourism International. I'm not sure lang kung saan siya saang pageant siya sa national eh. I'm not sure kung sa Bilibili Pilipinas o sa Miss World Philippines, yun ang hindi ko alam. Pero, ano dito, international pageantry din. So, again, kay Cyril Payumo, congratulations. Tinanggal siya last November 8 sa Kuala Lumpur, Malaysia, ginanap. So, di ba? Oh, ito, pasingit muna. Yes. Doon sa mga fans ni Malika Hak. Tama ba? Sino yun? Ayan, si Malika Hak. Singer? Singer siya? Hindi, actress siya sa ano, sa Hollywood. Oh, singer ata to. Sabay ka. Hindi. Ang alam ko, ano siya, tawag dito, celebrity siya. Oo. Umaarte-arte dito eh. Ah. Oo. Umaarte-arte. Ayan, si Malika Hak, ni-reveal niya, usong-uso na to sa ano, sa social Hollywood. Na yung ano, free nose niya yung egg cells niya. Ah, talaga? Oo. Ni-reveal niya na na-froze yung kanyang egg cells a year before getting pregnant. Diba? Meron din yan sa atin. Uso na ba sa atin dito yan, sa Pinas? Oh, sabi niya, although tinuturingan niya na greatest blessings yung baby, pero of course gusto niya na ano na kumbaga parang mapaghandaan yung kanyang pagbubuntis ganyan. Kaya sabi niya excited siya na kumbaga parang mabuntis. Ito, parang pinipreserve nila yung ano. Halimbawa, ikaw direct, gusto mo lang. Oo. Parang, alam ko may mga sperm, ano na din eh, sperm bank. Mga ganyan. Ano yun, ginagawang yelo? Siguro. No? Para mag-ano. Para pag natulog. Parang, parang ganun. Kayo ubagang, ba? Ubagang pinag-uusapan namin, di ba? Excel. Oo. Di ba? Oh, but anyway, ito yung kanyang first pregnancy. Oo. At sabi nga niya, na-excite siya na siya'y nabuntis. Oo. Dahil ito yung gusto niya talagang mangyari sa buhay niya. Pero yun nga, ito daw ay ano, test. Ito yung pre-nose niya yung egg cells niya. Kasi nga, ayaw niya munang maging nanay. So, ayun, ito yung magiging gift niya sa sarili niya, sabi niya, on the 35th birthday.
O, diba? Sana oil. Diba? Ang galing, no? Kasi parang ano, parang, kumbaga parang, ang galing ng science, no? Correct. Na, wala lang. Na-amaze lang ako. Na-sure lang ni Miss Jamie. Oo. Oo. Ayan. O, dahil dyan, Miss Jamie. Oo, sige. Meron ka pa? Meron pa sana. Si, sige lang, bagong muna. Boyfriend ba ito ni Jennifer Aniston? Feeling ko, bagong boyfriend niya. Para yung mga Hollywood niya lang ano niya. Wala siya kay mga action stars. Hindi, meron ako. Pinatatahimik niya muna yung mga action stars. Meron ako. Parang nakita ko lang, hindi ko masyadong binasa. Hindi ko masyadong... Hindi ko masyado ng pinakailaman si Philip Salvador. Parang pinagtatakulaman niya ngayon si Chris Tetay. At sabi naman ng mga netizen, parang, oh, baka may pahiwatig ka na baka gusto niyang balikan. Pero parang feeling ko wala namang gano'n. Ah, okay. Oo, masyado lang malikot yung pag-isip nila. Philip, Cesar, Robin. Oh. Ikaw talaga. Hindi. Talaga parang, ano, no, sa bagay si Corina nga, nakapag-anak pa, tsaka yung iba pang, ano, si Doctora Bello, di ba? Dr. Bello nga, eh. Oo, parang feeling ko si Jen, parang ayaw na niya talagang mag-anak. Ano ba? Sayang ang lahi. Oo, kasi nakailang, ano, tinan mo, oh, di ba? Nakailang boyfriend na siya. Oo. Pero parang wala pa rin sa hinagap na gusto niyang magbuntis niya, or mag-anak. Bakit hindi pa niya feel? Mm-hmm. Talaga? Eh, ang pinagkakaabalahan niya ng jowa niya na si, ano ba to? Si, jowa ba niya to? Pero parang hindi na ata sila. Pero, ang ngayon, ang pinagkakaabalahan niya, yung aso. Yun. Oh. Diba? So, sa mga fans ni, ano, ni Ate niyo Jen. Ate niyo Jen. Oh. Eh, ano? Ayun lang. Payuhan niyo na lang siya. Payuhan na lang. Baka gusto niya na ano. Payuhan na lang. Wala nang masaya. Payuhan niyo na lang. Eh, kasi sayang nga, diba? Sayang kanyang ganda. Ayan. Ang dami-dami gustong mag-anak. Correct. Hello to Mr. Paras Kumar Godella. Hello po. Yung mga pang Hollywood yung mga binabati natin, direct sinasabi ko sa'yo. Naku ha, minsan kasi hindi naman nila name yan. Iinis din ako minsan. Pahihirapan tayo ng mga names. Oh, diba? Studio ko. Dito pa talaga. Mukha ako dinosaur. Oh, ikaw ano? Tawa-tawa ako dun sa'yo sa mga ano mo. Oh. Hindi, ano? Kasi ano ako. Actually yung family ko concerned sa akin, yung mga kamag-anak ko, bakit ako nagpo-post ng mga picture na tsaka ako? Sabi ko, wala natin magagawin ng talagang itsura ko. Sabi ko, ayoko naman mag-post ng picture na sobrang kinis na halos hindi ko na makilala din ang sarili ko kung ako yun. Yung pala ka i-edit, no? Diba? So, mas gugusin ko pa na okay lang nalaitin ako, itsura ko yan. Basta siguro doon lang yung mga nalait sa akin ay... make sure din hindi na natural beauty din, yun. Diba? Natural beauty din at walang pinagawa. Kasi ibang usapan yun na nakita na rin, tokada ka naman. Eh, huwag ganon. Kung ano, huwag ka nalang mag-comment, if ever. Kaya okay lang sa'yo kung mukha daw akong dinosaur kasi daw nakaganon pa daw ako. Nakipag-picture daw ako sa buto ng dinosaur. Bakit ba? Yun ang mga trip ko. Kayo, mga trip nyo, mag-edit ng mga, mag-filter ng mga mukha nyo. Ako, ibang trip ko. walang pakailamanan na yes, daw. Hindi ko naman kayo pinakikailaman. Kung masaya kayo, never ko naman kayo pinakikailaman. Ayun lang, ayan. Dahil dyan, eto dahil na. Dyan. Hindi ko alam kung anong reaction mo dito, Miss Jimmy. Eto na nga. Showbiz balita number one. Jason Zaba. Si Tito J. Jason sa nag-comment sa picture na sa viral photo ni Nadine Lustre.
ito yung nagva-viral ngayon na picture ni Nadine Lustre na nagpakita siya ng pisngi ba? Ng pisngi habang hinuhubad ng ano. May ilang mga netizens ang medyo nadismaya kasi sabi niya nung iba, wala naman doon problema doon sa post ni Nadine. Pero yung pag-comment doon ni Sir Jason sa medyo ikinabahala ng mga netizens. Sa parang ang lakas daw maka-BOM ng comment ni Jason sa. Kasi nag-comment niya to si Jason sa na, sige na, ay parang sige na na dinubarin mo na isasabay ko na sa labahin yung pantalon mo. Parang gano'n. Ay, nako. So, puso na ang bastos lo. Nako, si Tito J. Nako. Sabi niya kung kailan daw ganyan na daw ina ni Sir J. Bakit pa nagagal? Sabi ko, ako dun sa... Parang it's sa ano lang naman yun. Parang hindi naman totally seryoso. Di ba? Parang, kasi sabi Jason sa na... every Sunday talaga naglalabas siya every Sunday. That's why na-comment niya 'yon. Pero okay na 'yan. So wala siyang masamang timpla dun sa comment niya kasi for ano lang naman parang ano lang hindi naman totally di ba daw kabastos-bastos pero kung ano 'yung isipin ng mga tao iba na. So, di ba? Mm. O dahil dyan, papasukin muna natin to bago pasukin pa ng iba. Ayan. Hello kay Jessica. Hi, Jessica Sin, Nicole Gibson Hall, and Jan Andrews Myers. Mga ano ba na kayo mga bansa, yung mga nanunod. Pasensya na yung mga Pinoy, nood kayo. Don't forget to like and share po ng ano, programa yeah. Homebody. Huwag mo kayo mahiya. Siyempre sa ibang mga programa na yes, please like and share our program. Yes. For free lang. To DZME Facebook page, type DZME1530. This is a radio station from Manila, Philippines. Yes. Ayan. At dahil dyan, ito Miss Jay, papasukin ko na. Ayan, 54 na kilo ng iba't ibang klase ng karne galing ng bansa na kumpiska ng Bureau of Customs at Bureau of Animal Industry sa NAIA Terminal 1. Naku, ano kaya ito? Pakasama niyan, Kuya Tony Hildo? Yes, direct kumabot nga sa 54 kilos na iba't ibang klase ng karne ang muli customs mula sa mga pasahirong galing sa iba't ibang bansa nang dumating sila sa Nina Aquino International Airport na IA Terminal 1. Kabilang sa mga nakumpiska ng customs at Bureau of Animal Industry ang 18.5 na chicken meat, 19 kilos na pork meat, 12.5 na duck meat at 4 na kilo naman na beef meat. Ang maraturang meat product ay galing sa Xiamen, Guangzhou, Malaysia, Narita sa Japan at Xinjiang. Ay turnover na ang maraturang meat product sa Bureau of Quarantine ng PAI sa NAIA para sa disposal ng mga nasabing produkto. Ayon kay NAIA PAI Quarantine Service na si Dr. Rinaldo Kilang, patuloy pa rin ang kanilang pagkukumpiska upang pagkumpiska sa mga karning galing sa ibang bansa kung saan nauna nang napaulat na nanggaling ang sakit na African swine fever. Ay naman kay Kilang, hindi lamang sila nakapokus sa meat product, maging sa mga footpath na dinadaanan ng mga pasahero pagbaba ng aeroplano, ay minimintin din nilang mag-spray ng gamot upang mapuksa naman ang anumang uri ng virus na posibleng dala na mga pasaherong galing sa mga bansang apektado ng African na swine fever. Ako si Tony Hildo ng Dissemination Taon sa Kanan, ang himpilinigan. Ayan, thank you Kuya Tony. Thank you so much kay Kuya Tony G. Ayan, Shannon Waddle. Hello! Hello! Okay. Teka muna, yung ano, yung guest namin, darating yes. Na. Tapos na ba yung showbiz balita? Yes, tapos na. Nakompleto ko na. Yun ang pinaka-last ko, si Jason.
Natawa naman ako sa comment ng mga netizens kay Tito J. Tito J, lagot ka. Pero ako, para sa akin, walang ano yun, walang masamang tinapay. So, ayan ang ating tatlong guest. Oo, tatlo. Sandaling-sandali lamang, mag-break muna kami. Mag-break muna kami. Ayan. And then, we'll get back to you right after sa mga guest namin na mga artista. Ayan. Mga aspiring actors. Mm-hmm. Ayan. Rapido, Tulfo. Mga balitang papasadahan, umatikabong komentaryong malaman, higit sa lahat, aksyon sa bawat suliranin sa lipunan. Rapido ni Tulfo, Rapido ni Tulfo, Lunes hanggang Biyernes, dito pa rin sa limpilang kakampi sa DZME. Muli. You rush to your veins. It's a beautiful life. It's a beautiful life. It's a beautiful life. Remember, you have the ability to bring yourself into a shape of your desire. No excuses. No thing. It's all about telling people that life created by God is meant to be beautiful. Oh, it's a beautiful life. It's a beautiful life. Makinig sa mga feel good and masarap na kwentuhan. It's a beautiful life. It's a beautiful life with me. Paral ang hipilang may paninindigan. Ikaw, anong bucket list mo? Repa Peeps, Repa Peeps, at Repa Calls. Handa na ba kayong tumugtog, tumula at tumawid? Gusto mo bang makilala ng iyong mga kaibigan, pamilya at kamag-anak? Para na magpasiklab at magpasikat sa Hangout with Friends. Sagot ka ni DJ Neil sa Hangout with Friends. Tawag na. Kumanta, tumugtog, tumula ng live at tumati sa Hangout with Friends. Out with Friends, kasama si TJ Neil Miranda. Malay mo, daan ito sa iyong tagumpay at pagsikat. Hang Out with Friends. Hang Out with Friends, sumasa inyo tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 12 na tanghali sa DZME 1530. Una sa kanilidika. Broadcasting live sa pamamagitan ng State of the Art 20. Fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita. Komentaryo at musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindiga. Bumaba? Ang alin? Oo, bumaba. Pero magkasinghaba pa rin at mas masarap ha. Ang alin? Dahil dinagdagan ng mga sangkap. Mas masarap at masustansya ng makinig sa programa Bumabati. Kompleto sirikados na mula sa success stories, health and beauty tips at pagkabay kimisis ng tamang paghahanda ng pangalaga sa tahanan at membro ng pamilya, wala ka nang hahanapin pa. Bumabati. Bubusugin kayo ng iba't ibang mga kaalaman, pampagana at pampaganda inside out para sa malusog at masaganang buhay. Bukod sa seryosong talakayan sa batas at usaping pangkalusugan, may bonus showbiz balita pa. Bumabati. Programang pangkalahatan. Paglilingkod sa inyo ni Miss Jamie Quinto. Bumabati. Alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Homebody. Mapapanood sa Facebook live streaming. I-type lamang ang DZME 1530 kilos. At siyempre, mapapakinggan ang sabayan sa radyo DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Ayan! And we're and back. We're back. Hello, hello, hello. We'd like to say hello to all our overseas friends. Yes. It's Catherine Kirk Gooch.
Ayan. Sa lahat thank ng mga you for watching and thank you, Mano Karan, for sharing the video. Oh. Ayan, ang taray. Hello po from, sa lahat. I think they're from India. Oh. Pag-ano tayo. Pag-ano na. radio station. Yes. In Manila. But we're live. Oh. Yes. And with us, ayan. Ayan, ipapakilala ko na po ang mga guests po namin. Una, katabi ni Miss Jamie. Actually, mga acting workshoppers sila. Yes. Tapos nag-undergo sila ng ilang beses na workshops. And after ng workshop sila, gumawa sila ng pelikula kung saan kasama siya sa paparating na Film Festival 2019 this coming December. Yeah. It's going to be at UP Diliman Theater. Yes. The movie is Ikot Ikot. Diba? I have to translate it in English so that everyone so that everyone can understand. Like Warren Bogan and Shibo Brotante. Ayan. Una ko papakilala ay si Jarlie Versales. Versailles pala. Sorry. Ayan, greet ka muna na. Hi, hello po sa inyo lahat. At iniinvite ko po kayo na manood ng Ikot Ikot this December. Nag-promote agad. Siyempre. Oo. Oh. Ayan. Pagi naman. Huli ko muna yan. Ang katabi ko muna, papakilala ko naman si Ryan Capitin. Ayan. Balik ka. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Ayan, hello. At syempre, ang aming pinaka matandang bisita. Charot. Ayan, syempre, cute itong batang to. Oh, at napagaling, magaling siyang umarte in fairness. Ayan, papakilala ko si Edison Uy. Ayan. Hello po, invite ko po kayo lahat sa ikot-ikot na movie po. Panoorin niyo po, enjoy. Ayan. Diba? Ang aga nila magsipromote. Oh, oh. Ayan. Umpisan mo na, Miss Jamie. Teka muna, batiin mo muna si Abdul Ma. Hi to Abdul. Ganon. Sabihin mo. Hi, Abdul Malik Dayo. Please watch their movie. Ayan. Oh. Ano si pangalan? Pahirapan natin yung baget. Teka muna. Unahin ko muna. Of course, lahat to first project. Okay. Oo, kamusta naman? Masaya po. Tapos, Nag-workshop kayo before? Opo. Ay, okay. And then, si directing namili ng mga role ninyo. Ah, talaga? Paano kung halimbawa, direct, gusto ko maging bida, ba't di mo ako nilagay dyan? Actually, lahat po kami. Kaya maganda po yung pagkakagawa ng hindi demanda. Bakit parang mas mahaba exposure ni? Ganun. Wala namang ganun. Wala. Okay. Itong movie na to, tungkol saan to? The movie is all about, by the way, it's Ikot-Ikot, Gawad Sining Festival. So, alam nyo naman, sining, dekalidad na talaga, diba? Critically acclaimed. Officially, officially siya ng Gawad Sining Film Festival. So, among entries na lima po ang napili at isa po yung pili ko na napili. Ikot-ikot, kaya. And it's a genre is horror film. Actually, hindi siya horror. Actually, it's a parang para sa genre ng film namin, it's a mystery. Kasi yung mystery itong yung, that's why sinabi ko mystery film. Bawat mystery. Misteryo. Oh, so, yun yung gaganapan nila. So, ayan. Ayan. Teshne. I hope you pronounce it. I pronounce it correctly. Ayan. Jerry Salgado. Wormers. Si Jerry Salgado. Paano kung Espanyol pala siya? Ayun lang. Hola. Hola! Okay. Ayan.
anong hindi takot ganyan. Kay Direk po kami natakot. Kasi sa sobrang galing niya kasi na sa pagdi-direk, parang natitense kami lahat kung paano kung anong mga direk na. Minsan yung instruction hindi namin, hindi kami natatakot sa instruction, kay Direk talaga kami natatakot. Ay talaga, ay nako. Pinandidilatan mo ba ng mata to? Hindi kasi 'di ba pagdating sa workshop okay tayo. Pero pagdating sa kasi yung bagets talaga. Kailangan ano, baka may bigla mag-tantrums. In fairness naman, yung mga bagets sa pelikula, hindi nag-tantrums at nag-enjoy naman. Ikaw. Ako yung nag-tantrums. Alam na lang mga ibang staff mo bakit. Ito. Ano sa'yo? Yung parang bibigyan mo sa'yo. Parang... Thank you. Saan ka nahirapan na sa acting? Nahirapan ka ba? Hindi po. O tama. Oh, baka hindi nagsisinungaling. Hindi naman siya nagsisinungaling. So, kumbaga parang, hindi ka ba natakot dito sa ginagawa niyo na po dito? Hindi po. Hindi naman. Kanino ka natakot? Wala. Wala naman pala. So, kayo ba... first time ninyo to, di ba? And Gawad Sining is talagang kahit papaano. Second year na nila actually. Hindi, tsaka ano, sabi natin na parang UP Film Festival to. Mm-mm. Hindi naman basta-basta. So, kumbaga, masasabi niyo ba na nabuhos ninyo yung buong acting ninyo sa ano na to? Yes, kasi ano lang naman doing, parang one time lang naman. Kumbaga sa reporting yun at ibibigay mo best mo. Pagka sa may mga audition, parang ganun lang din yun. Ibigay mo talaga yung best mo. Ayun lang. Ikaw, Ryan. Ayun, pag sa film kasi na to, parang ang role ko kasi dito kasi kung ano ang pinagawa sa akin si Derek. Tapos, basta abangan niyo po yung movie, makikita niyo po yung role ko. Talagang... Hindi naman ikaw yung misteryo dito. Baka na lang po nila. Parang ako curious tuloy ako. Hindi kasi may pinagawa ko sa kanya na sige, gawin nyo, pagawa nyo. Huwag kayong mag-cut. Hayaan nyo siya hanggang maubos. Parang hanggang, kumbaga sa kandila. Hanggang maupos. Maupos siya. Grabe. Tingin lang. Ang tagal mag-cut ni Derek. Hindi kasi, ano, di ba, sabi ko naman sa inyo, hanggang di nagkakat ang director, kumukuha tayo ng mga shots or kumukuha tayo ng, may gusto kaming makuha ng DOP or ng cinematographer ng, di ba, ng, na shots. So, okay. Ito, for those of you who are watching right now, if you're not familiar with the independent film producer. And, hindi akong producer. Director. Yeah, ayan, director from the Philippines. Malay mo, di ba? He's an independent film director from the Philippines. And most of his sexy film. Okay? And this is the first time that... this is not hindi actually naman. The first time. I think this is my third film. So this is the third movie that he's going to direct. Not sexy. Not a sexy film. Mag-hi ka kay Mano Karan. He's sharing Hello, the movie. Mano Karan. Mano Karan. Thank you for sharing. Okay. Nagsasuggest siya ng video. Wala na ba yung mga Pinoy na ano dyan? Nanunood. Oo nga yung mga comment. Hindi ko makita dyan. Hi mga Pinoy. Asan na? Si Sherwin Marco. Okay. Sige. Ayan. Wala kasi akong date. Sige. Basta. Orason. Naka-girls din po. Na rin po. Ayan. Si Randel po. Kailan lang po siya. Hindi ko alam. Ano yan? Pampanga. Hi, Rande, from Pampanga. Ayan. Tapos wala talaga ano, wala. Ano ito? Si Elizabeth, ikaw na magbasa. Hello. Siya yata yung acting sa ano nila.
Hello daw, pakisabi. Yan. Yeah. Pero, pwede yung basa. Shout out daw kay Roscoe and Go Family from Paranaque watching. Family, ayan. Po. Don't forget to like. Hello din po kay Rodel Orazon. Thank you for watching and for sharing video. Ayan. Ayan. Okay. Oh, may tanong ka pa, Miss Jamie. Hindi, ako ang tanong. Ako? Ano, oo. Anong pinagkaiba nito sa ibang mga movies na ginawa mo? Actually, hindi talaga sila totaling mga alam mo naman, sinabi ko naman sa inyo, mas gusto kong katrabaho ang mga first timer kasi kumbaga para sa sexy-sexy kasi baka mamaya hindi maging PG yung kasi syempre na PG ang pelikula na hindi mapapanood yung sarili nilang gawa. So para kung ma-MTRCB man siya, hindi siya R13 years old, hindi makakapanood. Eh, mga bagay 7, 8 years old. Ah. So far, apat lang naman silang bagay sa kung lalaki tsaka isang babae. Mm-hmm. Ayun. Yun ang pinagkaiba. So, mas ganito kaysa sa mga sexy. Ah. Promise. Hirap ako kasi ito mas kasi more challenging sa ito. Yes, challenging kasi syempre ito, story, ano na eh, story directing na eh. Story, directing shots, kumbaga, sa ang kailangan mo lang i-focus yung mga katawan ng mga artista. Kailangan yung acting nila. Dapat hindi na ay, siya pala. Kasi nga, mystery film, so dapat bawat character niya. So, oo, at saka pa lang, kapag ka na-reveal na yung mystery, even the ano, even the ito lang masasabi ko, kahit silang mga artista at iting mo. So dito, so nung nilatag na namin, sabi niya, ay ganito pala yung direct. Sabi niya, wala pag nag ano, nag-direct. Yung ano, kasi syempre para sila ding mga viewers. Sa lahat. May mga artista kayo, mga kasama yun, nandoon yung, nandoon si, si MG, nandoon yung, ano, na, yung nagbigay role nyo, na sa mga susunod na, kunwari, bibigyan kayo ng another role na sa ilang pelikula, ano yung nakikita mong dream role na, sana, sa akin ko, kahit, ano, parang challenging din para sa akin, kasi bilang baguhang artist, parang sa akin, maano ko tama, bakit ko pa yung mga ako ko. Edison, anong dream ko? Gusto mo ba mag-star someday? Ito ano yung jacket niya, oh, pang action star. Lakas makakapit ka dito. Ano bang dream ko? Kasama ko artista, na mga sino? Kaya si Cardo Dali sa ay! Iba talaga ang probinsyano. Matanda to bata eh. Oo. Oh. So, kung merong ang probinsyano si Carlo, ano, Cardo Dalisay, ikaw naman, ang city boy. Sa babae, sino bang gusto mo makasama? May kilala ka mong artista na babae? Wala? Wala? Wala kang dream kung sino gusto mo makasama sa movie? Sino? Naiya ka lang eh. Huwag kami hindi naman magagalit si Mami. Ata, tinitignan kasi. Oh. Sino ba crush mo sa ano? Sa showbiz? Bata-bata pa? Crush? Meron ka bang crush sa showbiz? Wala. Oh, sige na nga. Hindi ko na nga pipigitin. Ikaw ano, Ryan? Kung may role na ibibigay sa'yo soon, ano yung role? Kung ano lang talaga yung dumating, yun lang ang i-accept. Tsaka yung role ko dito sa film, parang napaka-challenging na talaga rin eh. Oo naman, binigit ko ba? Parang artist, parang napaka-blessed ko na magkaroon ng ganong role kaagad. Actually, may ano lang, may trivia lang. Yung role kasi talaga, yung meron talaga dapat gaganap. Kasi nagkaroon ng problema,
may napunta sa kanya. And oh, and I think naman nabigyan niya naman ng justice yung role. So ay, ibig sabihin oh, para sa kanya galing. Yung ano. Kasi yung gaganap na role eh naiilipat naman sa iba kasi nagkaroon ng problema. Ang kasese ng shoot na to. Kasi asayo. Na-reshop mga ano mga actors pero alam mo naman tayo, kailangan may contingency. Tama ba? Contingency plan. Yes. Hindi lang dapat busy, dapat kumpletuhin ko lahat ng mga plan na letra eh magawan ko ng paraan. Yes. Maging mas matagumpay naman. Oh, kasi ang alam ko yung ano talaga, actually nakwenta ko na rin sa kay Mami na yung ending nyo, kung ano yung nabasa nyo sa script, hindi talaga yun. Sinabi ko na sa ang taray naman. May talaga may pag-anon tayo. Kasi sinagkaroon ng problema. Mm-hmm. Pero syempre, kahit may problema kami, hindi ko pinalam sa lahat ng mga tao na may problema. Pero kung pinagin yung pelikula, halata nyo naman na walang problema. Oo. Teka muna, calling yung ating IT. Baka para kaming nalusaw na ano na ice cream dito. Oh, tingnan mo. Oo, para ba't gano'n ba? Sa telepono ko lang ba? Telepono lang na. Okay daw, sabi ni Amy. Okay ba? So, Sir Aris, hindi daw, pakiayos ng live, hindi ASAP, hindi okay connection team. Baka demanda. Pero ayusin naman nun namin, meron lang talaga. Kasi, ano ba tawag? No? Kasi yung aming, ano, ang aming technical ba? Oo, may inaayos na siya. Difficulty. Oo, huwag ko kayong mag-alala, inaayos po namin para po mas lalong mapaganda at ginawa ang aming servisyo. Yung ating live streaming. Ayan. Thank you for watching IrfanCon. And Theo Crinblanc. Nakakatuwa, no? Kahit nila siguro tayo naiintindihan, Derek. Kung nanonood sila. Hello. And I'm sure naman may mga kasama siguro mga Pinayan. May mga Pinay. Talaga ba? Ano nagtatranslate habang sinasabi? What she says and what that... Hindi naman. Malay naman natin, di ba? So, huwag naman natin... Ay, bawal judgmental. Baka naman may ilan sa kanila na marunong, nakakaintindi. Malay mo nakapag-asawa sila na... Oh, nakakatuwa nga yung iba nag-share pa. Ayan. Oh, di ba? Oh, ano pang tanong, Miss Jing? Actually, Miss Jimmy, si Jarly tsaka at si Ryan tsaka sino ba 'to? Si Sorry naman. Si Ryan magkasama sa movie. Pero si Jarly hindi nila kasama. Okay, sa episode kami magkasama. Parang ano to? Ilang episode ba to? Ayan tayo, Derek. Isang din yung mga episode. So parang shake, rattle, and roll. Yes, pero parang siyang 4 into 1. Tama ba? 4 in 1. 4 in 1. Pagkasamahin. Oh, pero isang film lang siya, Miss Jamie. Isang pelikula lang siya, pero bawat episode magkakasama sa kwento. Okay. So, parang alam mo, parang nai-intrigue ako, Derek. ng script. Edi, ikaw na, di ba? Hindi, pero meron ako actually, original story. Wala namang original screenplay. Na pelikula na, syempre, binago lang natin konti para maiba. Pero hindi ko siya totaling... Ayoko kasi sabihin na ginaya eh. Most of the time, ini-inspire ko, may inspiration ako. So, pinikula namin. Parang gusto kong abangan talaga yun. Oo, kasi lang kasi may pasok kayo eh. Hello, Sir Tony. Ayan, anong episode yun sa'yo? Sa akin, yung episode ko po, yung title niya is Kitchen Chica. Yun ang title. Alam niyo na, doon sa title pa lang. Ayan, sino mga kasama mo doon? Abangan niyo po sa susunod. Darating po sila. Ayan, tapos... Ikaw bang ilang episode ka, Edison? Ang cute-cute niyo talaga. Tumatay po.
kamatayan yung episode nila. Ah, kamatayan. Kama slash tayan. Kaya kamatayan. Actually, yung ano, yung mga titles ng episode, more on bahagi ng bahay. Ah, so, talaga? So, sala, kitchen. Eh, bakit ano yung... Kamatayan. Kasi kwento siya ng kama na may nangyayari. Ah, okay. Lagi sa kama. Bakit nga ba may gumagalo sa kama? Baka naman... may mga pagkakataon na ano, na sa ibang mga pelikula, when they do mystery, normally, parang may nararamdaman sila sa pinagsushootingan nila. Diba? Kayo ba, naramdaman nyo ba yon na, hey, direk, huwag na natin ituloy. Nakakatakot dito, mga ganyan. Na wala. Pero dun sa location ng limang character kung saan yung isang episode, medyo meron. Kasi yung ano talaga siya, bakanting bahay talaga siya. Tapos yung mga gamit, talagang luma na parang kinunan po ng shots. Yung pang parang pang last episode namin. So, ah, talaga? Di mo naman sinabi sana yung bahay namin sa Taytay. Yun. Hindi kasi ano talaga, napaka-creepy. Kasi tatlong apartment. Tapos parang una, pangalawa, pangatlo. Nung una, medyo okay pa yung pangalawa. Habang papunta kami sa pangatlong apartment, parang hindi ko na kinaya yung vibes. Mm-hmm. Eh, anong oras ang tumunan? So balik kami doon na tayo sa unang bahay na pinahiram sa amin ng kaibigan ng ano production manager namin na si Papi. So kami isa bang nangyari yung hindi na namin na-expect doon sa shooting kasi yung shooting namin is yung natumpag sa mga mister. Biglang direk may parada ng mga sand. Okay. Parang sumasama siya. Yung parada na yun. Na-stop yung shooting namin dahil doon. Kasi syempre hindi mo pwede mag-shoot na nang may maingay yung parada. Nasakto lang talaga, parang coincidence na habang sinushooting namin yung mystery film, meron gano'n. Position na. Hindi na pamahiin. Parang sumakto lang po talaga siya. Parang talagang tuwang-tuwa siya sa ginawa niyang film. Dere. Tuwang-tuwa. May pinost ka kahapon. Ginura mo. Pero may pagtataray. Oo. Buti na lang, ang bilis ang ilaw, wala pang 2 minutes, sinanggal niya. Oy, sa mga Hollywood film at saka sa ibang mga pelikula, hindi ko lang sure kung pina-practice dito sa Pilipinas yan. Pero may mga ano ha, non-disclosure agreement. Mga ganyan. Hindi ko lang alam dun sa huli namin pinag-shootingan. Second location namin. Ang tari na yung second location. Oo. Hindi, may mga mga non-disclosure. Sana wala naman. Yung nangyari dun sa last namin na pinag-shootingan. Kasi napaka-creepy talaga nung unang... dun sa bahay, kasi nagpapasalamat ako sa ng Baguettes. Kasi yung kami nag-shoot ng kanyang, ng kanilang ano, ng film. Yung sa last namin na location kasi, talagang yung sa bodega, na sinasabi ko bodega, pero it's a bahay na hindi na talaga binaha, parang hindi na siya tinaran almost 8 years yata. So may alikabo kami habang nagsushoot kami doon. So pagpasok, alikabo, pero hindi ko pinalinis, hindi ko pinano, kasi gusto ko, ganun na magiging itsura talaga. Hindi na kailangan linisin, hindi na kailangan i-set up ng bonggang-bongga magdumi, kasi nga, gusto ko at isya na ganun. Pero, sana wala kami na bulago, pero hindi naman nag-ano naman ako na ora-orasyo naman ako bago kami pumasok doon. Oo, yes. Nagpa-insenso ka ganyan. Hindi naman. Pero, ayan. So, yun ang abangan nila. Oo. So madami kayo dito. Ano pala to? 20, apat na episode. 26 sila. 26 hours. ADR management. Pero masasabi ko na kasi sinanay ko ang mga artista na lagi ko sinasabi yan kahit sino, kahit sa mga artista o hindi artista o sikat na artista, lagi ko sinasabi
there are no small roles. There are small actors. It 1 minute ka lang sa pelikula, kung naibigay mo naman yung scene sa pelikula, tatataka. Pero kung bida ka, sige, sabihin na kung bida ka, halos kalahati ng pelikula, ikaw ang bida, pero hindi naman namin naramdaman at hindi namin na... Kakabisitan lang. Kakabisitan ka lang. Bida ka nga, pero ang dami naman magagalit sa'yo. So ako, making sure ako sa lahat ng mga... kasi may mga... Siyempre, may mga... May naririnig ka ng mga parents na minsan... Direk, bakit ganun lang ang role ng anak ko? I-explain ko yan. Mami, kasi hindi naman ho yan sa role. So, may mga ganun akong sinasabi para... Kasi most of the time kasi especially pag mga first timer na mga parents na direct bakit ganito lang role ng anak ko laging ganon. So hangga't maaari i-guide mo din yung mga parents kasi syempre, 'di ba? Parang ayoko naman sabihin ay ilang pa lang role ng anak ko kaya ganyan. Pero hindi porket walang dialogue yung anak mo sa isang eksena pagdating sa shoot na iiba kasi ganun kasi ako Miss Jamie. Okay. So ano, kumbaga parang huwag kang pakakampante. Yes, for example lang doon sa mga doon sa mga nakikinig ng mga aspiring actors kasi minsan sa sequence, minsan sa script, sasabihin ko lang doon sa eksena, mag-uusap si Jarly at si Edison. Maya-mayang konti darating si Ryan para awayin si Jarly. Magtataka lang si Edison bakit nag-aaway yung dalawa. Siyempre, walang lines yon. So, akala ng mga parents kasi most of the time, ang mga artista, especially mga aspiring actors at aspiring actress, ang nangyayari kasi, binabasa hindi yung caption. So, akala nila, ay, walang line. So, hindi na nila binabasa. Kaya lagi ko sinasabi sa lahat na importante basahin lahat. Kahit hindi lines, yung caption kasi importante yun.